Magandang araw mga kayubi, andito na naman po tayo at bumisita na naman tayo sa isang babuyan at ngayon po ay pag-aaralan naman natin kung paano ang tamang injection o pagtuturok sa ating mga inihin. Ito pong inihin ito ang tuturukan natin ng vitamins dahil katatapos lang niya mag-antibiotic at magpa-vitamins naman siya. Ang ituturok naman po natin ay Bexan SP na isang B-complex vitamins na makakatulong sa kanila para mas mabilis silang makarecover sa sakit. Pre, kapag tayo naman po ay magtuturok sa ating mga inihin, kailangan natin i-check kung mahayos pa ang ating mga karayom. So, tingnan din po natin kung matulis pa siya. So, ito po ay isang paraan para ma-check natin kung matulis pa ang ating karayom. So, ayan po, may sumasabit ng bulak sa ating karayom. Kaya, ibig sabihin nito, hindi na masyadong matulis ang ating karayom. Pero since wala naman pong iba, ito na rin gagamitin natin. Ang injection site po ng ating mga inihin ay dito sa may likod ng tenga. Ayan, so dito po sa may malaman na parte. Ayan po, dyan po. Kung sanay naman po magturok, pwede naman po ganito lang ang gagawin natin. Hindi po lahat ng inihin ay ganyang kadaling turukan. So, meron po iba dyan na medyo na-trauma na. So, mahirap ng turukan. At pag minsan, nagli-lead ito sa pagkakaroon ng pigsa o kaya mas masama ay mabalian tayo ng karayom sa loob. So, para po ma-restrain natin na maayos ang ating mga inihin para hindi sila gumalaw, syempre, kailangan po natin dyan ng lubid. Ang gagawin po natin sa lubid ay ibubuhol. At dapat siya po ay nagagalaw para yung pong kanyang dulo ay napapasikip natin. So actually medyo masikip pa po itong pagkakabuhol natin. So mas gusto po natin ay mabilis or medyo maluwag-luwag para mabilis siya matanggal at mabilis din sumikip. Ito po ang first try ni Kuya Butchoy. Yan, so sisiluin po natin yung kanyang nguso. Sinasakit. Kahit ngayon, kahit anong gawin mo, hindi. Ilang pa nakikit yan, dapat sa ganda. Okay na. Since naaliw po ng kaunti si Kuya Butchoy, magtuturok pa tayo ng isa. Ikot muli saan. Mali, mali, mali. Mali, ikot mo. Yan. Yan, sige. Sagad. Ayan, sa ganitong paraan, mas madali tayo makakapag-inject sa ating mga inhin, lalo na po sa mga baguhan, and iwas bali ng karayom. Ayan.
Ayan, so since tapos na po tayo magtrabaho, bisitahin naman natin ang kanilang iba pang alaga. Ayan po, at medyo since summer ngayon, talagang hinihingal ang ating mga inihin. So ito po ay problema kasi syempre pag hiningal po or naiinitan ang ating inihin, humihina rin silang kumain at pwedeng mag-resulta ito sa mas mababang gatas na mapuproduce. So kung kaunti rin lang ang gatas na mapuproduce, syempre po yung ating mga biik, medyo mabagal din ang kanilang paglaki. Sa kasalukuyan, meron po silang tatlong inihin na mga may biik. So, dire-diretso po ang production ng farm na ito. And marami pa rin pong mga buntis na nakapila. Ayan, at naka-electric fan pa sila. Para mabawasan ang init na nararamdaman ng ating mga inihin, meron silang stand fan and meron silang ceiling fan. Wow! Lipat naman po tayo sa kanilang mga patterners. Ang mga ito po ay siguro sa tansya po natin ay nasa 60 kilos na. Mga isang buwan pa at pwede na po natin itong maibenta. Ito naman pong isang kulungan nila ay ginawa nilang hospital pen kung saan dito po nila nilalagay ang mga may sakit na baboy. So ito pong isang ito ay nagtatamping pa. So ibig sabihin po may respiratory infection ang baboy na ito. Ideally po ang hospital pen dapat ay nakahiwalay din sa karamihan ng ating mga alaga. Ano po, para syempre maiwasan pa rin yung transfer na infection. So, ito pong baboy nito, although tapos na po siya mag-antibiotic, papabigyan na rin po natin ng anti-inflammatory na gamot para po naman mas mabilis siya makarecover. Ang maganda po dito ay ang baboy nito ay nagsisimula ng uminom ng tubig at kumain. Ayan mga kayubi, so sana po ay may natutunan naman tayong bago sa episode natin ngayon. So maraming salamat po sa panonood at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-watch lahat ng mga videos ng ating channel. So papaalam na po muna tayo ngayon dahil tulog na rin po ang ating mga kasama. Baboy na may katuwaan, mampasaya ng pig-relax.